Daddy, may hot dog oh. Baka na po. Wow! Mukhang nasa mundangan ako ngayon, ha? Ay, siyempre naman, Dad. Ang dami ko kaya na pamili kahapon. Ang gaganda pa. Salamat ho, ah. Okay lang yun. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Hello? Laura? Ba't napatawag ka? Gusto ko lang po alam sa'yo na nandito kami sa ospital ngayon. Dinala namin si Kara. Ano nangyari kay Kara? Hinimatay sa pagod. Buong araw, buong gabi, nag-intay sa labas ng bahay ninyo. Hinihintay na patawarin siya ni Lucille. Hindi niya dapat ginawa yon. Nasaan kayo? Pupunta ako. Ay, wag na, wag na. Okay na naman siya eh. Paalis na rin kami dito. Tumawag lang ako para malaman mo. Laura, salamat ha. Ano nangyari kay Kara? Na-hospital doon sa pagod. Kakasuyo kay Lucille. Pero, palabas na sila ngayon. Ito rin naman si Kara. Nakikipagkompetensya sa pagiging drama princess. Bilisan mong kumain. Para madalaw natin siya. Dalaw? Huwag na dad na himatay lang naman. Himalayo naman sa bituka yun. Sarah. Hindi ko na gusto na ugali mo, ah. Magkaroon ka ng malasakit kay Kara. Magkakambal pa rin kayo. Ang gulo na ng sitwasyon natin ngayon, oh. Dapat magkakampi kayo ngayon. Bakit dadun na kulong ba ako, kinampihan niya ako? May ginawa ba siya para makalabas ako? Wala, di ba? Mabilis ho talaga ang karma. Ang tawag doon, karma. Karma Camilio. Magandang umaga po. Sebastian. Bibisita lang kung sana kami kay Kara. Ay, magandang araw po. Sino po sila? Sila po yung mga kasama ko sa foundation. Si Mikay, si Sasa, si Lola Nene, si Elvis, at ang kapatid mong si Alex. Hello po. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Laura at siya po si Ismael. Kami po ang magulang ni Kara. Ah, salamat sa pagdalaw niyo. Aso, tulog po si Kara. Okay lang po yun. Kasi po, may surprise pa po kami para sa kanya. Meron ba? Ano na, Mikay? Sakitan natin to. Si Snow White. Si Snow White. Nasa si Antonio? Kahapon ko pa hinihintay yung financial report ng kumpanya. Eh, ma'am, wala po si Sir Antonio ngayon. Ang sabi niya, hindi daw po siya makapasok. May personal matters daw po siyang kailangan i-attend. Anong personal matters? Hindi po niya sinabi. Nasaan si Antonio at sinong kasama niya? Sigurado ko kasama na naman niya yung mga anak niya. Eh, ma'am, nasaan? Ma'am, tatawagan ko na lang po for... Tawagan mo na! Sigurado ko kasama na yung mga anak niya. Pinag-uusapan na naman nila ako. Sigurado ko pinagtatawanan na naman nila ako. Ano? Nasaan na? Hindi ko po talaga alam eh. Sorry po. Sorry? Lahat na lang kayo, puro sorry, sorry. Wala naman nagagawa yan, sorry nyo. Puro kayo, sorry na sorry sa akin. Sige na, get back to work. Surprise! Sakto tayo. Salamat. Magaling na po kayo, Ate Kara. Kailangan lang magpahinga ni Ate. Ako nga din, Kara. Namiss kit eh. Payakap naman. Ay, Elvis. Sorry. Ate Kara, basahin niyo po. Ginawa po namin para sa inyo. Salamat, ah. Ate Kara, bakit ka po naiiyak? Touch kasi si ate. Hay nako, si Sebastian lahat ang nagpasimunong gawin. Lahat-lahat yan. Thank you. Alayo. Ikaw ba yun? Kutong na kasi ako eh. Ay, meron kaming konting pagkain dito. Nandito na kayo, sabay-sabay na tayo mag-ano. Hindi naman to eh. Ay, salamat pa. Ay, thank you. Sige, salamat.
naman kayo. Thank you. Handa na kayo? Ikaw lang ba talaga, Anita? Di ba darating si Lucille? Eh, hindi ko alam, pero pumasok siya sa opisina. Sinabi ko na kay Lucille na pumunta dito. Di mo ba siya tinanong bago ka umalis? Ma'am Barbara, hindi naman bata si Lucille. Pwede kong pilitin eh. Ay, naku. Talagang kahit kailan, hindi kita maasahan. Lucille, sabi ko na darating siya eh. Nabayaran ko na ho yung hospital bill. Wala na kayong dapat alalahanin pa. Hindi mo man lang ba ako kakamustahin? Mama, hindi naman kayo i-discharge ng doktor kung hindi kayo okay. Galit ka pa rin ba sa akin? Manang, pagtapos na kayong ligpitin yung gamit ni Mama, umuba na kayo. Sa kotse ko na lang kayo hintayin. Lucille, huwag mo akong talikuran. Kinakausap kita. Mama, pwede ba? Ayoko makipagtalo sa inyo. Eh, bakit hindi mo ko kausapin ng maayos? Kung galit ka, sabihin mo! Mama, wala naman ako ibang pwedeng gawin eh. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Kasi nanay ko pa rin kayo. Gusto kong malaman mo na lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Anak, ang mawala si Antonio at Cara, that's the best thing that could happen to you. Asawa lang ho ang nawala sa akin. Hindi ko anak si Cara. Nawalan din ako ng asawa. But I survived. Ganun ka din. Malalampasan mo din ito. Alam kong alam mo na ako lang nagmamalasakit sa'yo. Inamho ko, Lucille. Anak kita. Tayo ang magkakampi dito. Wala nang iba. At kahit anong gawin mo, hindi ako mawawala sa buhay mo. Ako ba talagang balak bisitahin sila, Cara? Bakit? Naghihingalo na ba siya? Sana naman. Eh, ano pa bang dahilan kung ba't ko siya pupuntahan? Para makita ko kung paano siya magpabebe kinala mama at papa. Hindi na, oy, no? Ikaw naman. Pamilya mo pa rin yun. Ayaw mo na ba talaga sila makita at gano'n na lang kadali sa'yo nakalimutan sila? Andy, masaya naman na ako ngayon eh. Lahat halos nakukuha ko na. Andy, nakikita mo ba yung nakikita ko? Oh, may multo? Multo. Tanghaling tapat, multo. Ewan ko sa'yo. Ayan, oh, laki-laki ng paskilo. Tawagan natin, dali. Ate, mag-incar po kayo? Oo, sana eh. Pwede bang masilip yung loob? Ah, pwede po, sure. Pasok po kayo. Ah, talaga? Kayo. Sige, bongga yan. Dali ka na, dali. Ano gagawin natin sa loob? Huwag ka na mag-inarte. Thank you. Sige, papasok ko lang. Ay, ang ganda, oh. Meron po itong 5 bedrooms, 1 guest room, 2 maids quarter, and a total of 4 bathrooms. And last, we have pool na bagay po sa inyo, ma'am. Naku, bongga, level up! Hindi ba tayo makakalipat niyan? Kasi yung ipon mo, ibinayad na natin dito. Unahin ko pa ba yun? Mas importante, makalabas agad dito si Cara. Huwag ka na may iisa niya. Alam mo naman yun. Lalo na mag-aalala. Sasabihan ko na lang muna si Itoy, no? Hindi naman siguro niya mamasamain. Tatagalan pa yung paglipat kasi natin. Lucille? Nora? Ikaw? Hindi ba ikaw yung... Oo, Mama. Siya yung maduming babae na nabuntis ni Antonio. Anong ginagawa niyan dito? Balak pa yata akong dalawin. Manang, ibaba mo na si Mama sa kotse. Mauna na ako kayo.
Nandito si Kara. Alam ko. Binisita ko na siya. Nakita na kami. Nagkausap na kayo? Oo. Nagmamakaawa siya na kunin ko siya ulit, pero hindi ako pumayag. Gano'n ka ba kasamang ina, Laura? Sarili mong anak? Gusto kang iwan? Gustong-gustong bumalik sa akin? Sa bagay, kung ako din naman siya, kapag nalaman ko na yung sarili kong ina ay isang bayarang babae, aba, eh ikahihiya ko talaga siya. Nakakadiri, diba? Baboy! Ilang lalaki na bang dumaan siya sa katawan mo bago mo nakalantari ang asawa ko? Sandali lang. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Hindi masamang babae ang asawa ko. At lalong hindi siya masamang ina. Teka, siguro ikaw yung pinakang suking customer ni Laura, no? Ano ba ito? Pag naka 1,000 customer na siya, may premyo? Ano to, may libreng kasal? Sobra ka na. Nakikipag-ayos kami para kay Kara. Dahil inaamin niya ang pagkakamali niya. Huwag mo kaming bastusin ng ganito. Lucille, nagmamakaawa ako sa'yo. Kung hindi mo ako kayang mapatawad, patawarin mo naman si Kara. Wala naman siyang kasalanan eh. Naipit lang siya. Hindi niya sinasabi sa'yo yung totoo kasi ayaw kanyang masaktan. Sino ka para hingin sa'kin yan? Pareho kayo ni Kara na may kasalanan sa'kin at hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Lucille, naging ina ka rin kay Kara. Kung tutuusin nga, mas matagal pa kayo nagsama, di ba? Ikaw yung kasama niya nung may sakit siya. Pag natatakot siya, ikaw ang yumayakap sa kanya. Bawat birthday, bawat graduation, ikaw yung nasa tabi niya. Mas matindi pa yung pagsasama ninyo kaysa sa amin. Huwag mo namang hayaang burahin yun ng galit mo. Oh. Ako nga ang nagpalak sa kanya. Pero hindi ko nabura yung kasamaan na itinanim niyo sa pagkatao niya. Mahal ka ni Kara. Mahal na mahal ka niya bilang ina, alam ko yun. Kaya't sana dumating ang panahon na papatawad mo siya. Hindi darating yung panahon na yun. Sana. Uy, dumating ka na. Aalis na ako. Pupunta ko si Kara. Pwede mo bago yung isip mo. Edad, medyo busy po ako eh. Bahala ka. Hindi kita pipilitin. Sige, alis na ako. Ingat ho. Dad! Oh, bakit? Anong oras po kayo uuwi? Hindi ko sigurado. Bakit? May ipapabili po kasi sana ako sa inyo eh. Kakabigyan ko ng pera sa'yo, di ba? Ikaw lang bumili. Eh, Dad, hindi kasha yung pera ko. Medyo mahal eh. Kailangan kayo po talaga bumili. Sige, baka makadaan ako doon. Ano bang bibilin mo? Yung bahay po dyan sa kabilang subdivision. Bahay? Bakit ang bibili ng bahay? Hindi mo kailangan bumili ng bahay! Ito sa'yo to! Eh, Dad, mas malaki kasi yun eh. Tapos maraming kwarto. Tapos may swimming pool pa. Sarah, kung ganun kalaki, hindi mo kailangan. Sobra para sa yun. Para sa atin. Tayo lang dalawa dito. Dad, bakit ho ganun? Para namang sobra-sobra hinihingi ko sa inyo. Nila naman ho talaga madali yung nararanasan ko eh. Gusto ko lang po maranasan ko na naranasan ni Kara. Sabirin niyo, buong buhay ko, nakatara lang ako sa barong-barong. Tapos lumakay ako sa koral ng baboy. Siguro hindi niyo talaga naiintindihan yun kasi sanay kayo sa bigating buhay eh. Tingin niyo, luho lang yung hinihingi ko sa inyo. Sarah, hindi talaga pwede. Hindi pa kayo maayos yung ditalusil mo. Hindi ako basta makapaglabas ng pera. Okay, mga lala. Naiintindihan ko naman ho eh. Noon nga, di ba, natago niyo ako. Wala naman ho ako nagawa.
siguro dapat kong tanggapin na sabit lang ako sa buhay ninyo. Sige. Subukan gumawa ng paraan. Pero Sara, last na to ah, sa paghingi mo ng ganito kalaki. Iahalo ko yan sa sinigang para doon na siya magmaasim. Kung anong kinaganda ng mukha, anong kinapangit na ugali. Hayaan mo na yun. Eh, anong sabi ni Kara? Tinanong ko siya kanina, pero hindi niya sinabi sa akin kung anong sinabi ni Lucille sa kanya. Alam ko, nagpapakatatag lang siya, pero alam ko rin, nahihirapan siya. Diyos ko naman, eh, alam mo ni Kara kung anong ginawa sa inyo nung Lucille na yan? Hindi ko na sinabi. Ayoko nang dagdagan yung problema ng bata. Mabuti na lang kamo, nakahanap siya ng kaibigan. Hindi lang basta kaibigan. Nalaman ko, tumutulong pala siya sa simbahan, pati sa mga may sakit sa ospital. Alam mo, mukhang mabait nga yung Sebastian na yan. Eh, hindi katulad ng Edward. Mukhang barumbado at saka walang ginawa, kundi habulin ng habulin si Kara. O ayan, nag-away tuloy yung kambal, di ba, Andy? Siguro kung hindi dahil sa Edward na yun, magkabati pa sana sinasarit Kara. Magkasama sana nilang hinaharap yung problema. Tagal ko na sila hindi nakikita masayang magkasama. Sana nga ho, magkaayos na sila eh. Mas gugustuhin ko na nga ho na parati nila akong pinagtutulungan kaysa naman huwi ngayon. Parang mortal sila magkaaway. Ay, naku, huwag kayong mag-alala. Sabi nga ni Rico Puno, may bukas pa. Hello? Antonio, gusto sana kita makausap. Sige, attorney. Tungkol saan? Katatawag lang ni Lucille. Nakikipag-set siya ng meeting para hatiin ang ari-arian niyo. Ano? Kayo na lang mag-usap ni Lucille. Kaibigan rin kita, Antonio. Pinaparating lang niya sa'yo ang mga kagustuhan niya. Hindi pwede, attorney. Irene! Manang? Parang may tao sa labas. Tignan mo nga. Sige po, Manang. Manang, si Sir Antonio po. Papasukin mo. Pasok na po kayo, Sir. Antonio, pasok. 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 Alam si Lucille po. Hindi kayo magkasama? Ah, kasama ni Ma'am Barbara. Papunta sa ancestral home. Kailangan ko bumalik dito lang kumuha ako ng gamit. Siguro doon na sila tutuloy. Ang desisyon mo, Lucille, na samahan mo na ako dito. Hindi makakabuti para sa'yo ang manatili doon. Palagi mo lang silang maaalala. Mama, nakaya ko naman ho eh. Nakaya mo dahil nagkukulong ka sa kwarto araw-araw. Kala mo ba hindi ko malalaman? Sinabi lahat sa akin ni Anita. Mama, sige na ho. Magpahinga na po kayo. Ako na po mag-aantay kay Manang dito. Hindi. Sasamahan kita. Baka kung ano pa maisipan mong gawin. Katulad nang? Patawarin si Antonio.
kilala kita, Lucille. Kahinaan mo ang pagmamahal mo kay Antonio. Kaya kailangan hindi ka mawala sa mata ko. Mama, hindi. Pinapahiwalay ko na yung mga properties namin dalawa ni Antonio. Eh, bakit properties lang? Dapat, inaayos mo na rin ang paghihiwalay ninyo. You should demand an annulment. Manang yung wedding picture namin dito ni Lucille? Ah, oh, wala na yun. Pinasira ni Lucille. Pinasunog pa nga eh. Antonio, pagpasensyahan mo na si Lucille. Nadala lang yun sa galit niya. Mapapatawad pa kaya niya ako? Malalim ang sugat na nagawa mo sa kanya. Saksi ako sa pagmamahal sa'yo ni Lucille. Isang pagmamahal na kayang gawin lahat. Sana hindi mo kami niloko. Bakit ba nagawa mo yun? Maanang natakot ako eh. Pagkarandam ko, nakamit ko na yung pangarap ko. Isang pamilyang kasama si Lucille. Matakot akong masira yun dahil lang sa isang pagkakamali. Hanggang ngayon, Manang, pinagsisihan ko yun. Bakit ka natigilan? Ang dami mo namang makukuha sa akin, yung pang paninindigan ang hindi mo nakuha. Mama, pwede ho ba? Ayoko na ako makipagtalo sa inyo. Naninigurado lang ako, Lucille. Ilang taon ding pinaikot ng Antonio na yan ang ulo mo. Sigurado ako, at one point, bibigay ka rin. Walang mapupuntahan pagsisisi mo, Antonio. Nasaktan siya. Siguro, ang pinakamagandang gawin mo ay lagi ka sa tabi niya. Ipagtulakan ka man niya, huwag kang sumuko. Gayahin mo si Kara. Dahil ang pinaka-importanting tao sa buhay natin, hindi dapat sinusukuan. Kaya dapat bantayan kita. Kapag niloko ka ng isang beses, tama na yon. Hindi ka dapat na magpatawad. Kapag nagpaloko ka pa ulit, katangahan na ang tawag doon. And I didn't raise you to be stupid. Salamat po. Umupo ka na, Jun. Kamusta na pakiramdam mo? Nayos na naman po, Papa. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Mag-ipon ka ng lakas, ha? Magpahinga pa. Sige po. Mama, kakausapin ko lang po si Seb. Oo, sige. Sige, hiyo na muna namin kayo. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang kami, ha? Salamat po ulit. Sige. May I? May gusto kong sabihin? Thank you. Yun lang? Meron pa. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank dami you. Pala. Sa dami ng tinulong mo sa akin. Kasama kita, ikaw yung nagdala sa akin sa ospital, kaya salamat. Wala yun. Siyempre gusto kong siguro doon na tumayos ka. Yung happy jar mo, eh bakit ang konti pa lang ang laman? This past few days kasi ang daming problema eh. Hindi ko alam kung anong susulat ko. Eh bale, papunuin natin yan. Alam mo, mahalaga lang sa akin ngayon. Magkaayos kami ni Mommy. Siguro pagkatapos nun, pwede na talaga akong maging masaya. Thank God, you shouldn't get tired of saying sorry. Huwag kang sumuko, okay?
Ibigay mo. Kara survives. Hanggat hindi ka pa rin sumusuko, there's always something to be thankful for. At sapat na yun para maging good memory. At nandito ako lagi para ipaalala yun sa'yo.